Good morning, class. Our topic for today is about how to get started in AutoCAD. Okay, first, open the app AutoCAD from your desktop. Okay, hintay lang muna tayo ng ilang segundo. Okay, ayan, nag-open na siya. Mga ilang segundo pa. Actually, class, this is AutoCAD 2010 version. Ayan. Medyo mabagal lang ang ating laptop. So, ilang minuto lang. Ayan ha. Nag-open na siya. 43%. Ayan. Yun. So, kapag lumabas na yan, no, i-click natin yung okay. Ayan. So, class, this is the typical layout of an AutoCAD version 2010. Ganyan ang layout ng AutoCAD version 2010. Okay. So, check. Move your mouse. Sway so that we can determine that the crosshair is working well. Yan. Oh. Gumagalaw siya. Okay. So, first thing to do, set up natin yung ating user preference located at the right lower corner dito. Ayan, dito. Ayan, yun, nag-ilaw na yun. Ayun, 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 ayun. Ito, ayan, ayan, ayun, 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 yun, dun. Click natin yung arrow. Click natin yung arrow. Ayan, lalabas yung mga options dito or selections, no? Ayan, ilalapit natin. Ayan, ayan. Pofocus natin. Para sa akin na dito tayo sa AutoCAD Classic. Ayan. AutoCAD Classic ang select natin. Why? Because AutoCAD Classic ay madali siyang i-manage. X natin itong mga tabular commands na ito. Ayan. I-close natin yan. Ayun. So, na-select na natin. Nasa AutoCAD Classic na tayo. So, next thing to do is to set up the display. Okay? Paano? Right click sa mouse and select options. Ayun. Nasa ilalim. Ayan. Nasa ilalim. Click. Ayun. Ayan. And pop-up tab table will appear. Ito, yan, yung pop-up na yan. So, unahin natin sa display. Okay. Para mapalitan natin yung background, click colors. Ayan. Ayan. Actually, may mga selection dito. Ayan, oh. Dito, yan, sa gumagalaw na yan. Ayan, ayan, yung arrow. Click natin yun. Ayan. Mapipili natin kung anong gusto nating background. Red, yellow, green. Para sa akin, I recommend black para hindi masyadong masakit sa mata. Okay. Pag na-select nyo na yung black, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero para sa akin, black kasi mas magaang sa mata. So, apply and close. Black. Ayan. Black na actually yung background natin eh. And then, sa display, itong 1000 na to sa arc and circle smoothness, actually hanggang 20,000 yan. Check natin hanggang, dagdagan natin ng 0, 10,000. And then, segment in polyline curve, just the same, 8.5, 0.4, everything is okay. No? I-apply natin yan. Apply, click apply.
O dito naman tayo sa user preference. Ayan. Dito tayo sa source content units. Dahil metric days na tayo, sa millimeters tayo. Yan yung dalawa, sa millimeters tayo. Dahil mas madaling sumukat sa millimeters. Okay, dito sa selection, medyo lakihan natin yung pick box natin. Ayan, lakihan natin yan. Okay na yan. Kasi kung maliit, mahirap itama, no? And then, click apply. Okay. Ayan. So, na-set up na natin ang ating AutoCAD working space. Ayan, yung mga display. Okay. So, ayan, makikita nyo may mga symbol na yan. Yan, gumagalaw ng arrow na yan. Ayan. Okay, ayan. Ayan. Mga symbol na yan. Mga tabular commands yan. No? Ayan, yung mga na, ito, nasa sides na yan. Tabular commands yan. At saka dito, meron din dito. Yan, tabular commands yan. Mga shortcut commands yan. And then dito sa lower left corner, yan, dito. Yan, dyan naman nakalagay ang command prompt. Importante din yan, command prompt. Lahat ng command na isusulat dyan. Lahat ng command na isusulat dyan. And these are the table menus. Ayan. Pag kinlik mo, file, may mga selection ka dyan. No? Yung tinatawag na ba pull down menus. Ayan. Mga pull down menus yan. View. Sa draw. Ayan. Mga pull down menus yan. And then, just the same, ang function niya, dito sa mga toolbar commands. Mga the same function yan. And pagka itinuro mo, ito, yan, yung arrow, kahit sa ang simple dan, and then right click, lalabas naman yung mga different types of commands. Lahat yan, no? Mga tabular commands yan. Basta may mga check, sila yung mga nakadisplay dito sa AutoCAD. Ayan, yan sa paligid ng AutoCAD. Lahat ng commands na merong check, yan. Lahat sila nakadisplay dito sa AutoCAD. Isa sa mga importanteng mga tabular commands is this. Ito, yan, property. Yan, yan, dyan napapalitan ang kulay ng pen. Dito napapalitan kung anong gusto mong type of line. At dito naman sa pangatlong bilayer ay kung gaano kakapal na line ang gusto mong gamitin. Yan, isa yan sa mga importanteng tabular commands. And also, isa sa importanteng tabular commands ay yung object snap. Ito. Ito, nailalabas yan. Yan ang importante sa mga object snap commands. Ito, isa yan sa mga importante. Like, endpoint, snap to endpoint, snap to midpoint, intersection, tangent, perpendicular. Yan ang mga madalas gamitin. Actually, ang pinakamadalas gamitin dito ay line command, circle command, ano pa ba? Polyline, text command, erase, copy, yung mirror sometimes, move, rotate, yan, trim, extend. Actually, maraming mga shortcut commands na habang gumagawa ka, saka mo lang siya madidiscover. Yun. So, let us see kung ano pa yung mga madidiscover natin. Anyway, na-set up na natin. Now, you can start making your drawing. Ayan. Pwede ka na mag-drawing. So, ito yung ating UCS, kung anong angle tayo. Ayan. No? Gumagalaw yan. Itong mouse natin, ito, scroller ito. At the same time, pwede ka rin mag-zoom yung sa mouse natin, yung bilog sa gitna. Yung left click naman, yung left button,
yun ang pang-select. Yung right button, dun mo naman makikita yung mga shortcut commands. Left button, yun naman ang pang-select, itong left button ng mouse. And para ma-execute mo yung command, enter is the final step para mag-execute yung command mo, yung click enter, click escape, or click tab. Yan, yung tatlo para mag-execute yung command mo. Pero habang hindi mo yun kiniklik, hindi pa siya mag-execute, hindi magmamaterialize ang iyong command. So isa sila din sa mga importante. Okay? So that is how you set up an AutoCAD working space or layout or user preference. Yan. Importante rin tong user preference kung saan mo gusto. Pero para sa akin, AutoCAD Classic tayo. Yan. Yan, na-set up mo na siya, pwede ka na mag-umpisa. Okay? Any question? Yan ang pinaka madaling paraan para mag-umpisa ka na ng drawing. Always, pag mag-umpisa ka ng drawing, do not forget to check yung kanyang settings dito sa options. Yan. Yan. Hindi mo dapat yan, kumbaga sa auto, check mo yung gasolina, check mo yung water tank, check mo lahat, yung gulong, bago ka umandar. Ito ganun din. Para safe ka. No? Okay. That's all for today, class.